Magandang araw mga travelers! Ngayong araw ay ating tuklasin ang nakatagong likas-yaman sa pulo ng Mindanao na matatagpuan sa siyudad ng Iligan sa probinsya ng Lanao del Norte. Ang Dodjongan Falls, also known as the Angel-Winged Waterfalls of Iligan City. Isa ito sa maraming talon sa lungsod ng Iligan na may natatanging pagkakaiba. Ito ay isang twin falls na may taas na 65 to 66 feet at matatagpuan sa barangay ng Dinky Laan, Iligan City. Pero bago ang lahat ay isang mabilis na recap sa nakaraang episode. Mula na IA Terminal 3 ay lumipad tayo sa kayang Cebu Pacific Aircraft. Paglapag namin sa Lagindingan Airport, Cagayan de Oro, ay naghihintay na sa amin ang motorsiklong aming nirentahan. Mula airport, bumiyahe kami sakay ang napakalupit na Kawasaki Rouser NS200 ng mahigit isang oras upang pasyalan ang Mimbalot Falls at Tinagu Falls sa Iligan City. At doon na natapos ang nakakapagod ngunit napakasayang isang araw ng adventure. At sa town proper na kami nag-check-in. Ngayon naman ay magmumotor kaming muli pabalik ng Cagayan de Oro. Pero bago yan, papasyalan namin ang napakatinding waterfalls. Tayo ay mapapasabak sa morning hike at tawid ilog bago marating ang Dodjongan Falls. Dito rin sa video na ito ay magsa-side trip kami sa Dalampasigan. Dahil nasa Mindanao na rin kami, ay hindi na namin palalampasin ang pagkakataon na makabisita sa isang tabing dagat. Kaya naman, maghahanap na rin kami ng pampublikong dalampasigan bago lumipad pauwi ng Luzon. Kung handa na kayo, ay umpisahan na natin ang napakabangis na motor travel vlogs. Let's go! Sheesh! So yun mga Dre, dito kami ngayon sa Iligan City pa rin. So wala na kami doon sa hotel at ito. Nag-almusal lang kami sa Jollibee saglit. Tapos yung second day namin, babalik na agad kami ng Lagindingan para yung flight namin bukas ay malapit na lang yung panggagalingan namin. At susubukan namin pumunta sa isang falls at sa isang beach today. Dahil nga uwi na kami bukas, flight namin napakaaga, alas 6 ng umaga. So ang oras ngayon ay pasado alas 6. Tamang almusal lang muna dito, tapos ito, rides na ulit. Kasama ang aking OBR partner, Everton. Go! Ano, ginawa boy? Let's go! Palag-palagers na! Sobrang palag-palag na rouser na ito mga guys, oh. Dahil nasa iisang syudad lang naman ang dadayuhin natin, ay hindi na tayo aabutin ng isang oras. Asahan nyo na unti-unting hihina ang signal ng inyong mga smartphone. Kaya naman kung duda na kayo sa ruta na ibinibigay ni Google Map, huwag mahiyang magtanong sa mga residente na makikita nyo sa daan. Make sure na may paggalang at formal ang approach nyo para mas ma-appreciate kayo ng mga tao sa nayon. Yun guys, so iniwan namin dito yung aming motor at maglalakad na kami sa Dodjongan Falls. Kasama natin si ate. Ano pa pangalan niyo, te? Pangalan niyo po? Gigi. Ayun, sasamahan tayo ni ate Gigi. Itong mga kasama namin ay mga residente sa Payak na Baryo at sila ay voluntaryong nag-aalok na samahan ang mga turista upang makaiwas sa pagkaligaw sa kagubatan ng bawat bibisita sa Dodjongan Falls. Along the hike ay mararanasan namin tumawid ng ilog, maglakad sa ilalim ng mga puno, dumaan sa mga sagingan,
at humakbang pa nga sa mga bato. Sinuot din namin ang matataas na damuhan. At pagdating mo sa dulo, ay bubungad na sa'yo ang kayamanan na hindi kayang nakawin ng kung sino man. Bukas, dito na tayo sa... So finally, nakarating na tayo dito sa Dojongan Falls. At salamat kay Ate Gigi at kay Lenhart sa kanyang pamangkin. At nakarating tayo ng ligtas dito. At hindi ko ma-imagine kung makakarating ba kami sa tamang oras o nang mabilis kung wala kaming tour guide, kaya salamat sa kanila. At dito rin sa aking partner na talaga namang walang iwanan since na umimpisaan namin itong gantong trip. So inabot tayo ng 22 minutes mga dre, ayan. 22 minutes na paglalakad at alas 8 na, 8:16 mga dre, ayan. Pakita niya naman, no? 22 minutes lang na paglalakad. So, yun. Dalan ng mga harap, dilaw, tinumilipad. Kalasan ang mga alaala sa kausada, masaya at maluwag. Mula Luzon hanggang Mindanao, may dala tayong ngiti. Tayo na't magmotor, sabay-sabay sa paglalakbay. Kababayan ko, takoy. Sa bawat liko, may kwento tayong dala. Bong sarap mag-rides sa ilalim ng araw. May hangin sa buka, dami ng buhay na kaysa. Sa mga pader ng dagat at bundok na malawon, Pilipinas kay ganda, sa iyo'y ako'y bumabalik. So ayun na yung kanto papuntang Lagindingan Airport. Pero ngayon nakakain muna kami dito. So dahil bukas pa yung flight namin, maghahanap kami ng mapag-check-in at dito. Pero bago yun, kakain muna kami, tsaka maghahanap kami kahit isang beach man lang na public beach, para man lang masabi na, alam mo yun, nasa Mindanao na kami. So, matry man lang namin yung beach dito. So, naghanap kami sa, ano, sa Google Map. At may nakita naman kami. At sana, public yun. At yun. Tapos, check-in na kami mamaya. And then, hintay na lang sa flight namin bukas. Minsan sa ilog, mag-picnic, samahan ng tawanan. Hawak kamay, sabay tayong mangarap, walang kapantay na saya. Kahit saan, basta't kayo saya, sa mga nakatayo. Pilipinas, ikaw ang kwento tayong mag-tainit sa kamay. Taas ka maot, taglay ang kalayaan. Kung sarap mag-rides, sa ilalim ng araw. May hangin sa mukha, dami ng buhay na kaysa. Sa mga pader ng dagat at bundok na malawon, Pilipinas kay ganda, sa iyo'y ako'y bumabalik. Oh, ang sarap mag-rides sa ilalim ng araw. Ihangin sa mukha, damhin ang buhay na kay sarap. Sa mga pader ng dagat at bundok na malawon, Pilipinas kay ganda, sa iyo'y ako'y bumabalik. Okay. So yan guys, habang hinahanap namin yung isang resort na pinin namin sa Google Map, napadpad kami sa lugar na to. So isa siyang
pasalan, may kainan banda ron, tapos tabing dagat siya, tapos ayun yung makikita nyong view. Tapos ito, pwedeng magpark ng sasakyan dito sa gilid, guys. Ay, makikita nyo may kotse. Kanina pinark namin yung motor diyan at nagpicture-picture, nagvideo-video. So sulit, napakaganda ng lugar na to. Walang bayad, by the way. Wala tong entrance fee kasi hindi naman siya private or something. Basta umabot kami sa punto na wala nang semento, rough road na. Tapos konting rough road lang naman, actually bungad lang. And then yun, tama-tambay na lang din siguro dito. So ang worried namin ito is kami tatambay ng onwards kasi pasado alas 12 na, tapos yung flight namin is bukas pa, so wala kaming matutuluyan. So tara, explore natin itong lugar na ito na napakaganda. Tingnan nyo, may mga coconut trees pa, lakas mga Siargao vibes. Yan guys, napakatindi. Ito guys, pastel, subukan natin to. Titinda dito sa tabi ng daan. Tito, tito. So, ito, 25 pesos. May isama ng ganito para maing check natin. May toppings daw na manok. You know. Manan, siyumay siya. Ungkap na kanin natin ngayon. Init-init po. Tapos may tayo ng pwet-pwet pa isa. Kaya sa mga pwet-pwet? Pwet-pwet pa po isa? Kaya ka po. Isa. Hindi lang ang sir ba? Hindi po. Thank you. Laban, ulam na kasi. Sa ilalim ng araw ay hangin sa mukha, tanghi ng buhay.